ito na masasabi ko po ni Vice, ano? Aminin na natin, ano? Sa lahat yata na yung katayuan mo, no? Eh talagang ikaw na ang pinakamayaman na ngayon. Ay, hindi ko totoo yan. Hindi ko totoo yan. Humirap po ako naman yung kaibigan ko si Richard Yam kasi mas mayaman siya sa akin. Hindi mo na makikakailayan, ano? Dahil sa dinating na swerte sa buhay mo, I think bihira yung nakakaroon ng pagkakataon. Maraming nangarap. Pero ikaw, ako, nakikita ko talaga ang idinating mo sa industriya ay ibang klase. Kaya nga, linagay na kita kagad sa Walk of Fame Philippines. Kung hindi mo nakakalimutan. Ang saya-saya ko po nun. Talaga. Sobrang saya. Di ba nung binigay, nung sinabi niyo nga ako sa akin yung balita sa GGV, nung nag-guest kayo, halos mangiyak-ngiyak ako. Mas parang ang laki-laki nun, ang laking achievement nun para sa isang artista. Kahit yung mga kaibigan ko, sobrang saya nila para sa akin. Nung gabi yun, nakasama ko sila dun eh sa Eastwood. Sumama talaga sila. Tapos sabi, ibang level to, sabi niya gano'n, nakaka-Hollywood, sabi niya yung mga pelikula mo pwedeng makalimutan pagdating ng matagal na panahon, pero yung pangalan mo nilagay dito sa star, hindi ito mawawala, sabi niya gano'n. Wala namang nagpa-hibing sa'yo na masasama ka ron. Wala po, hindi, sabi ko nga, ang aga naman, sabi ko gano'n, eh yung mga kasabay ko nga nung gabing yun na kahilera namin nila Tom, sila Tony Ferrer, Daisy Romualdez, parang nakakahiya. Bakit? Eh kasi syempre, iba na ho yung naimarka nila eh, iba na yung itinagal nila, iba na yung naging impluensya nila sa industriya. So, lalo na ako eh, ano pa lang nararamdaman ko. Kaya nakakahiya. Yung makasama ko doon. humbling yung experience, pero ang sarap bitbitin kahit saan ka magpunta. Actually, sobrang humbling, napatumbling kayo pareho, dynamic.